Installation Management Command Philippine Army. Ang kanyang kalukunan, Colonel Domingo Mosciola Jr., Rusico Villanueva, Sadili Tabutol, Rick Michael Manning, at Captains Boyd Amorado at Jonathan Salvilla. Mangyaring magsitayo ang lahat para sa pagdating ng ating watawat ng Pilipinas. Po ang lahat. Sumusunod ang pinagsamang banda ng Sagpaang Lakas ng Pilipinas na pinamumunuan ni Major Peterson Rivera. Ang unang brigada sa kasuot ng gala ay nasa Mamuno ni Brigadier General Bonnie Petinglay. Ang kanyang kalukunan, Lieutenant Colonels Renato Capili, Lester Silao, Alan Sidyakay, at Commanders Joey Plan at Mark Puyon. Nasa ating harapan ang batalyon ng Kor ng mga kadete ng Sagpaang Lakas ng Pilipinas na ni John Christopher Montanya mula sa prestigyosong Akademya Militar sa Bansa o Philippine Military Academy. Ang mga Ginoo at pinibining ito ang mamamahala sa iba't ibang sangay ng ating sandatahang lakas. Narito ang mga kadete ng Philippine Merchant Marine Academy o PMMA na pinamumunahan ni Midshipman First Class Julian Cesar de la Cruz. Ang PMMA ay isang institusyon sa pangmataasang edukasyon sa larangan ng naval na pinangangasiwaan ng ating pamahalaan. Ang mga kadete rito ay tinaguri ng Midshipmen at ang mga nagtatapos mula rito ay nakokomisyon bilang ensign sa langpwersa ng Philippine Navy. Ang palupad ng ating mga kawal ng Philippine Army sa pamuno ni Lieutenant Colonel Jeffrey Mamuya, laging nakahandang maglingkod ang Philippine Army sa iba't ibang pamamaraan habang sinisiguro ang kalupaang teritoryal. Isinusulong ang kaalaman sa pamamagitan ng Armed Military Sea Patrol System at iniaangat ang antas ng kabuhayan ng ating mga kababayan. Bitihin itong maging world-class, multi-ready at cross-domain capable sa taong 2040. Narito ang talupad ng mga kawal ng Philippine Navy sa pangunan ni Commander George Ciscar. Ang Philippine Navy ang siyang nangungunang tagapagtanggol at tagapangalaga ng ating NASA sa kupang dagat. Nagsasagwa ng mercy missions, rescue and relief operations sa panahon ng kalalitaan at kabilang na rin ang pangangalaga sa yamang dagat at kapaligiran nito. Nasa ating harapan ang talupad ng mga kawal ng Philippine Air Force na pinangungunahan ni Lieutenant Colonel Yoncho Surunay III. Sila ang pinagurihan mga abiyan na mapagmingap, nagabantay ng ating himpapawid, sumusuporta para sa tactical air support at modality para sa mga tauhan at kagamitan ng ating sandatahang lakas. Ang pangalawang brigada sa kasuot ng Battle Dress Attire ay binubuo ng Special Operations Forces sa pamumuno ni Commodore Dwight Stephen Dulnoan. Ang kanyang kalukunan, Lieutenant Colonel Sir Melino Tusi, Mr. Lawrence Amastar, Renefate Montenegro, Alvin Aurel, at Reynaldo Zamora. Narito po ang talupad ng Scout Ranger at Special Forces ng Philippine Army sa pamumuno ni Lieutenant Colonel Delmore Manawis. Sila po ang mga individual na nakaangat ang kasanayan at sinusuong ang operasyong tulad ng Small Unit Operations mula reconnaissance, intelligence, demolitions, gayon din ang jungle warfare and conventional warfare at mga operasyong kontra-terorismo. Sinusundan sila ng Special Operations Forces ng Philippine Navy, ang Naval Special Operations Command Force Reconnaissance Group at Philippine Marine Corps sa pamumunan ni Lieutenant Colonel Melchor Consaludo. Sinanay ang mga unit na ito sa natatanging operasyon psychological at unconventional warfare, mapatubig, lupa at ere. Ang huling batalyon ng Special Operations Forces mula naman sa Philippine Air Force, ang Special Operations Wing o SPAW na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Kerovin Lingan. Nakatuon ang SPAW sa mga operasyong espesyal upang maipagtanggol ang mga base at instalasyon ng Air Force at nagsasagawa ng iba pang mga pangulang dagdag operasyon. Sumusunod po ang mga tagapagpatupad ng batas at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan at nagsisiguro ng kaligtasan ng ating mamamayan at mga komunidad.
ang hanay ng ating pambansang pulisya ng Pilipinas sa pamumuno ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang kanyang kalugunan, Police Colonels Joel Casupanan, Victoria de la Peña Jr., John Mari Asdani, Lucrecio Rodriguez Jr., at John Nevesa. Narito po ang mga kadete naman sa kilalang Philippine National Police Academy. Hinuhubog ang mga karakter ng mga kadete ito upang mamuno sa hinaharap ng nananaig ang paglilingkod, karangalan ng justisya, gayon din bilang mga Diyos responsable at respetado mga public safety officer. Kasunod ang Special Action Force na kilalang pangunahing maneuver unit ng kapulisan na nakatuon sa rapid deployment sa anumang lugar sa bansa, partikular sa mga sitwasyong may pambansa at internasyonal na implikasyon sa larangan ng kontra-terorismo, kontra-insurhensya, hostage rescue, civil disturbance management, search and rescue at iba pang espesyal na operasyon. Nariyan din po ang PNP Aviation Security Group, isang special operations unit sa pamuno ni Police Captain Ernesto Fragoso Jr. Kabilang din po sa hanay ng ating kapulisan ng Mobile Force Battalion, SWAT at Highway Patrol Group na tinaguri ang The Guardians of the Highway. Narito rin ang PNP Search and Rescue, Forensic Group at Civil Disturbance Management. Isinusulong ng ating kapulisan ng pangarapin o visyon na maging isang ahensya ng mga lingkod bayan na may kakayanan, epektibo at mapagkakatiwala ang pulisya sa pakikipagtulungan sa mga komunidad tungo sa pagtatamo ng tahimik, maayos at ligtas na kapaligiran upang pamuhayan at ganapan ng kalakalan. Isa naman po sa ating pangunahing tagapangalaga at tagapagtaguyo ng kaligtasan, kalinisan at seguridad sa ating karagatan at yamang dagat, ang Philippine Coast Guard na pinamumunuan ni Coast Guard Commodore Eduardo de Luna Jr., ang kanyang kalupanan, Coast Guard Captain Sector Rapin Michael Andag, Oliver Canseco, Coast Guard Commanders Alberto Ferre, Alexander Corpus at Richard Cura. Ang unang batalyon ay nasa pamuno ni Coast Guard Commander Arvin Iwane. Pinalakas sa Republic Act 9993 of Philippine Coast Guard Law ang PCG bilang ganap na Uniformed and Armed Service attached to the Department of Transportation and Communications. Ang pangalawang batalyon, pinamumunuan ni Coast Guard Lieutenant Commander Paul Ives Kakaliangin. Pangunahing tungkulin ng Philippine Coast Guard ang Maritime Search and Rescue, Maritime Safety, Marine Environmental Protection, Maritime Law Enforcement, at Maritime Security. Sumusunod po ang mga kinatuhan ng Bureau of Fire Protection sa pamuno ni Fire Chief Superintendent Junito Masla, ang kanyang kalupunan, Fire Senior Superintendents Florian Guerrero, Douglas Kia, Maricel Banyaga, Eugene Briones, at Menandro Bastian. Ang unang batalyon ay pinamumunuan ni Fire Superintendent Jeffrey Atienza. Responsable ang ahensya ito sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mamamayan sa pamamagitan ng pag-iwas o supresyon ng panganib at kapinsalang dulot ng mga sunog sa mga gusali, kabahayan at iba pang katulad na istruktura, gayon din ang kagubatan at mga sasakyang panlupa at pandagat. Ang pangalawang batalyon ng BFP ay nasa pamumuno naman ni Fire Superintendent Ronaldo Sanchez. Bahagi ng pagsisiguro ng BFP ang pagtugon sa mga paalala at mga hakbangin laban sa sulok, ang edukasyon sa fire safety, fire protection, at life safety systems. Ang Bureau of Fire Protection of BFP ay nasa pangangasiwa ni Fire Director Lumi Soralta Buracan at kumikilos sa ilalim ng Department of Interior and Local Government. Kilala rin sa tawag na Jail Bureau, ang Bureau of Jail Management and Technology, binuo sa pamagitan ng Republic Act 6975 na nasa ilalim ng Department of Interior Local Government. Ang grupong ito ay nasa pamuno ni Jail Chief Superintendent Arnel Peralta, ang kanyang kalupunan Jail Senior Superintendent Jonathan Lagapie, Lorenzo Reyes Severino Quita, Ronaldo Seno Cambrosio Ambudan, Jose Chemelo Taol at Rubenito Bobadilla. Ang sumusunod na batalyon ay nasa pamuno ni Jail Superintendent Erwin Reyes. Bahagi ng mandato nito ang pagkontrol na pang-administratibo at operasyonal sa lahat ng bulungan sa siyudad, sa distrito at munisipal sa buong bansa.
Pangunahing pinagtutunan ng pansin ito na pakaingatan at i-develop ang mga taong tinaguri ang deprived of liberty o detainees na naakusahan sa korte. Mga pansamantalang nakadetine habang humuhusad ang investigasyon, mga naghihintay sa pinal na hatol at maging mga nahagulan o nasentensyahan na. Narito naman po ang ating mga kawani ng Philippine Drug Enforcement Agency na pinamumunuan ni Investigation Agent 5, Irvin John Coderes. Ang kanyang kalupunan, Agents Arnold Phil Navarro, Matt Joffrey Rayala, Kevin Codamon at Roy Castillo. Narito din po ang kanilang mga commanders na sina Agent Alfredo Santiago Jr., Gregor Bogalin at Raymond Paglikawan. Kinakatawa ng mga profesional na tagapagpatupad ng batas laban sa illegal na droga, ang Philippine Drug Enforcement Agency ay nagsisibing tagapagtanggol ng bansa laban sa ipinagpabawal na gamot. Ang mga kawini ng PIDEA ay pawang nagtapos sa PIDEA Academy. Sa loob ng 22 taon, ang PIDEA ay namumuna sa pagpapatupad ng komprehensibong kampanya laban sa illegal na droga. Sa pamamagitan ng mga programa naglalayo na mapaiwas ang tao sa droga, mapalayo ang droga sa kanila at mareforma ang mga nabiktima ng ilegal na droga.